Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. So, good day sa atin dyan mga paps, mga mams. For today, tatalakayin natin kung ano yung mga nagkukos ng overheating problem sa Raider 150 natin. So, unang-una sa lahat mga paps, mga mams, disclaimer lang, hindi ako eksperto pero ito yung mga nalalaman ko. So far, one time lang akong nag-overheat. So, engine overheat, kumbaga. So, first and foremost mga paps, mga mams, is yung unang-unang titignan ninyo is yung oil. If yung oil level ninyo mga paps, mga mams, is mababa na, yan, pakita natin. So, if below na siya dito sa side glass mga paps, mga mams, maitim na yung oil mo, tignan nyo. So, if mababa talaga siya dito mga paps, mga mams, ito, naka-center stand to mga paps, mga mams. So, kinakailangan natin tong ipantay dito. Yung pantay talaga dito sa, nakalapat talaga sa daan. Makikita natin na tama lang yung oil ko. Pero if mababa na dito sa guhit mga paps, mga mams, kulang na yung oil ninyo. So, may possibility talaga mga paps, mga mams, na mag-overheat if kulang yung oil nyo. Prone kayo sa overheat. So, maraming factors na nakaka-affect. So, unang-una mga paps, mga mams, is kulang yung oil. Kulang yung oil sa makina. Yung pangalawa naman mga paps, mga mams, is yung karburador. So, if yung karburador ninyo mga paps, mga mams, lean. Lean yung mixture niya mga paps, mga mams. Pwedeng-pwedeng maka-affect yun sa performance ng motor ninyo at saka madaling uminit. So, ano bang ibig sabihin ng lean? So, more ang air niya, mga paps, mga mams, yung volume ng air niya kaysa gas. Yung reach naman is mas malakas yung gas niya, mas malakas yung consumption ng gas niya kaysa dun sa air. Mas malakas yung intake ng gas. So, yun yung pangalawa. Pangatlo talagang titignan ninyo is yung oil cooler. So, if hindi na nagpapunta dito sa oil cooler natin, mga paps, mga mams, ayan, eto. Pwede nyo naman yung i-check mga paps, mga mams, tatanggalin nyo to dito sa gilid. Titignan nyo, kapag pinaandar nyo yung motor, dapat saglit lang. If merong lalabas na oil, goods yun. So, si-circulate yung oil sa buong makina. So, isa rin dito mga paps, mga mams, is itong dito sa oil cooler cover. Dito mga paps, mga mams. Yung sa akin mga paps, mga mams, eto. Daily use lang naman, pero hindi naman pang long ride. So, hindi naman siya madaling mag-overheat, pero yun na nga, nakaka-affect din yung oil cooler cover. Dahil na rin na hindi masyadong nakakatagos yung hangin papunta dito sa oil cooler natin mga paps. So, isa to sa nakaka-affect. If nagtataka kayo mga paps, mga mams, if kakakabit nyo lang nito, tapos nag-overheat yung motor ninyo. So, isa to. So, malaking effect din to mga paps, mga mams. Yung iba, ina-advise ko talaga sa kanila, as much as possible, huwag na nang kabitan nito. Pero if natatapat kayo, baka masira to, pwedeng-pwede naman yung remedyohan mga paps, mga mams. Gumamit lang kayo ng puller. Meron namang mga puller. So, may diskarte dyan. Panoorin nyo na lang sa YouTube mga paps, mga mams. May mga iba't ibang diskarte yung mga tropa natin kung paano ibalik sa dati tong oil cooler natin. Yung parang guhit-guhit dito mga paps. Kasi yung sa akin, tabingin-tabingin na rin eh. So, matagal na rin yan. Nung nagkabit ako nito mga paps, mga mams, aside sa kulang yung oil ko, nung first time ko kasing gumamit ng Raider mga paps, mga mams, yung nilalagay ko lang talagang oil is 1,000. So, nagpapalit ako nun, tapos binuksan ko pa tong dito sa oil filter. So, kumulang talaga, sobrang kulang nung oil. Kaya, yun, naglagay din ako nito, madali siyang nag-overheat. So, yung nangyari dun mga paps, mga mams, binirit ko kagad. Nag-warm up naman tayo mga paps, mga mams, no? Nag-warm up tayo bago natin siya sinubukan. So, yun na nga, lalong-lalo na sa mga baguhan pa, katulad ko dati, yun, gigil na gigil sa motor. So, nag-top speed tayo. Tapos, yun na nga, nagtaka tayo kung bakit nag-overheat. So, isa rin yun sa cause mga paps, mga mams, ito. Hindi kasi masyadong nakaka-flow yung hangin. So, yun na nga mga paps, yung normal working temperature ng makina natin, lumagpas na, kaya nag-overheat.
So, maraming factors mga paps, mga mams na nakaka-affect. So, yun yung pangatlo. Yung sa oil cooler cover natin. So, marami talaga mga paps, mga mams yung pwedeng maka-affect. Siyempre, yung una, so, replay muna natin. Una, yung oil. Kulang sa oil. Pangalawa, yung mixture ng carb ninyo is lean. Nakaka-affect din yun. Tapos, itong oil cooler cover. Pangatlo yan, mga paps, mga mams. So, pwedeng maka-affect yan. Yung pang-apat, mga paps, mga mams, yung sa pump mismo. Yung sa pump niya, yung oil gallery ng motor natin, baka natakpan yung ibang parts na hindi napapasukan ng oil. So, if ito, konting trivia lang, mga paps, mga mams. If nagtataka kayo kung bakit nababawasan yung oil natin, kahit tamang-tama naman yung pagkakalagay natin, may instances, mga paps, mga mams, na merong leak. Hindi yan nag-evaporate yung oil, mga paps, mga mams, unless na lang ikumahalo na siya dun sa combustion chamber natin, yung makikita nyong umuusok yung tambucho. So, hindi yan normal sa radar, mga paps, mga mams, na umuusok yung tambucho. So, may gasgas na yung block ninyo, o di kaya yung piston. So, if nagbabawa siya ng oil, nauubos yung oil, tapos umuusok dun, nako, malaking problema yan. Pero, hindi normal, mga paps, mga mams, lagi nating tatandaan, hindi normal na nagbabawas ng oil yung motor natin, unless na lang if meron siyang nilalabasan o meron siyang tinatagasan. So, hindi naman masama, mga paps, mga mams, na salinan natin ng kaunti para maabot niya yung tamang level. Wala naman problema dun, mga paps, mga mams, if magsasalin tayo, if nakita natin na kulang yung oil natin, so pwedeng-pwede naman tayong magsalin ng kahit kaunti. Pero yun na nga, hindi naman masama yung ganun, mga paps, mga mams, pero dapat regularly sinusunod din natin yung tamang change oil na ilang kilometers, 1,500 kilometers yung advice nung kasa. So, change oil kagad. Lalong-lalo na sa mga bagong braking pa lang, dapat mag-change oil tayo. So, nakaka-affect din yun, mga paps, mga mams, no? Tsaka sa oil, pumili tayo ng tamang oil. Dati, mga paps, mga mams, eto. Ito yung ginagamit ko dati, mga paps. Eto. Ito yung oil ko dati nung nag-overheat yung motor ko. So, makikita nyo, sa first vlog ko talaga, nag-vlog ako kung paano mag-change oil gamit yung motor. So, motor yung ginamit ko, mga paps, mga mams. So, hindi pa tayo kabisado sa mga klase ng oil. Ito, 10W40. So, ganito yung ginamit natin. So, yung motol, mga paps, mga mams, meron yung fully synthetic, semi-synthetic, at saka mineral. So, yung sa akin, mga paps, mga mams, gumamit ako ng mineral oil. Naka-affect yun, mga paps, mga mams, kasi yung structure ng oil niya mismo ay hindi stable. So, yun sana yung tatalakayin natin. So, mukhang magiging mahaba na. So, isa yung nakaka-affect din yung oil na ginagamit yung mga paps, mga mams. Hindi ko naman sinisiraan yung oil, mga paps, mga mams, itong motol. Goods na goods din naman. Gumamit din naman ako nito, mga paps, mga mams. Nung time talaga na binirit ko, tapos binabad ko siya masyado sa daan, tapos yun na nga, doon na nag-overheat. So, advisable lang yung mineral oil, mga paps, mga mams. Hindi naman kung nandyan lang sa malapit yung pupuntahan ninyo. Hindi pang long ride. So, yun. Nag-overheat dahil lumagpas na siya sa working temperature niya, mga paps, mga mams. Tapos, yun na nga, kahit anong start nyo, kahit anong push start, kick start, hindi yan aandar. So, yun, pinalamig ko muna, tapos, umandar na siya ulit. So, ganun lang yung ginawa ko, mga paps, mga mams. So far naman, mga paps, mga mams, goods na goods din naman yung motol dati, yung ginagamit ko. Ewan ko lang if, yun nga, legit ba o lehitimo ba yung nabili kong motol, kasi maraming nagbebenta yung iba, yung mga imitation lang. So, yun. So far naman, mga paps, mga mams, is good naman yung oil. Goods naman yung motol nung ginamit ko. Pero yun na nga, merong disadvantages. So, sa ibang oil, hindi ko alam kung anong, comment down below if anong oil yung, if naranasan nyo ng mag-overheat, anong oil yung ginamit nyo. So ngayon, Selvestri yung ginagamit ko, mga paps, mga mams, yung fully synthetic. Shoutout sa Selvestri, ano? Baka naman. So, eto, Selvestri yung ginagamit kong oil ngayon. At so far naman, kahit long ride, mga paps, mga mams, araw-araw ko itong ginagamit, hindi naman siya nag-overheat. So, yun lang naman, mga paps, mga mams, no? Sa mga bagong gumagamit ng Raider 150. So yun, tuklasin nyo pa yung mga dapat nyo malaman bago tayo yun na nga, humataw sa daan. Baka kasi magtaka kayo, naku, yung nakalagay kasi dito, mga paps, mga mams, is 1000 ml. So dapat 1000 ml din yung ilalagay natin. Naku, mali yun, mga paps, mga mams. Dapat talaga, yung isa sa naging mali ko dati, yun na nga, hindi ko fully nabasa yung manual. Nagpalit din ako ng oil filter, kaya ganun yung nangyari. So, I hope meron tayong ibahagi na namang bagong kaalaman sa mga kapwa Raider user natin. So, ito yung main cause. Aside sa kulang yung oil, yung carb, lean yung mixture, yung oil cooler natin, merong takip o di kaya
meron ng sira. So, isa rin yun. So, as much as possible, mga paps, mga mams, choose the best oil for your motorcycle. Yun nga, tsaka isang napakalaking shoutout nga pala sa mga taga-subaybay natin, sa mga solidong sumusuporta pa rin sa atin. So, I hope nagustuhan nyo tong vlog na to, mga paps, mga mams. So, di ko na to patatagalin pa. Comment down below sa mga gustong may ipa-request na video o di kaya sa mga may katanungan. So, please don't forget to like and subscribe to my channel. Ride safe, stay safe. You know the drill, guys. Peace out.